Kabanata 941. Lubhang Katangahan. Matapos marinig ang mga salita ni Cyrus, ang ekspresyon ng mukha ni Robert ay hindi rin makapaniwala dahil hindi niya akalain na magiging ganoon kalakas ang loob ni Cyrus na ipahiya ang kanyang ama sa harap ng napakaraming tao. Sa pangkalahatan, sa napakaraming tao na naroroon, ilan ang hindi nakakakilala sa ama ni Robert na si Andrew, at ilan ang nangangahas na saktan si Andrew. Kung sasaktan mo si Andrew sa Solbury City, talagang nililigawan mo si kamatayan. How dare you humiliate my father? Galit na sigaw ni Robert kay Cyrus habang nakadilat ang mga mata. Hindi ito kahihiyan, ito ay isang katotohanan. Tumingin si Cyrus kay Robert na galit sa kanyang harapan. At ang ekspresyon ng kanyang mukha ay napakalma pa rin, na parang hindi siya nakakaramdam ng kahit kititing na takot dahil sa galit ni Robert. Maging ang mga ekspresyon sa mukha ng ibang tao na nakatingin sa posisyon ni Cyrus ay labis na naguguluhan, dahil hindi nila maintindihan kung saan nanggaling ang kumpiyansa ni Cyrus. Cyrus, sa tingin mo kilala mo ba si Monica, kaya hindi ako maglalakas loob na hawakan ka. Kung ano lang ang sinabi mo kanina, kahit dumating ang mga Diyos, hindi ka nila mail iligtas. Itinuro ni Robert ang ilong ni Cyrus at sumigaw ng malakas. Oo. Ngumisi si Cyrus nang marinig niya ang mga salita ni Robert, at pagkatapos ay mahinang nagsabi. Kung gayon ay sinabi ko na ngayon lang, ano ang gagawin mo sa akin? Kinakabahang tumingin si Monica sa posisyon ni Cyrus, at nakaramdam ng kawalan ng magawa sa kanyang puso. Talagang hindi niya inaasahan na si Cyrus ay magdudulot ng malaking problema sa kanya, at hindi rin niya maintindihan kung bakit napakatigas ng ulo ni Cyrus. Robert hindi magagalit. Walang ideya si Monica kung ano ang ginagawa ni Cyrus. Anong gagawin ko sa'yo? Matapos marinig ang mga salita ni Cyrus, hindi mapigilan ni Robert na matigilan sandali, at pagkatapos ay sinabi sa mahinang boses, Cyrus, tila hindi mo talaga kilala kung sino ako. Nakita kong napakayabang mo at akala ko ikaw na. Medyo may background ako kaya hindi ako natatakot sa akin, pero ngayon alam ko na, hindi mo alam kung ano ang sitwasyon mo. Ano ang kalagayan ko? Diretsong tanong ni Cyrus. Ngayon ay ipapaalam ko sa iyo kung ano ang mangyayari kung nasaktan mo ako. Excited na sigaw ni Robert. Nang marinig ni Cassandra, Crystal at iba pa ang mga salita ni Robert. Lahat sila ay nagpakita ng takot na mga ekspresyon, dahil alam nila na ang bagay na ito ay dapat maging isang malaking problema ngayon, at handa si Robert na gawin ito. Bagamat hindi ma-provoke ni Monica ang isang tulad ni Robert, hindi niya magawang panoorin ang aksidente ni Cyrus. Kaya sumugod siya sa harap ni Cyrus at sinabi kay Robert, Young Master Robert, nakalimutan mo na kung anong araw ngayon, dito pero sa reception ni Young Master De La Cruz, kung talagang magulo ka, hindi mo mako ang responsibilidad. Reception ni Master De La Cruz. Saglit na natigilan si Robert na hindi niya namamalayan. Alam niya kung ano ang okasyon ngayon. Kung talagang nagdulot siya ng gulo sa lugar na ito, ito ay katumbas ng pananakit kay Young Master De La Cruz. Si Robert ay walang pakialam sa iba, ngunit wala siyang lakas ng loob na saktan ang isang tulad ni Master De La Cruz. Alam din ni Robert na ang uri ng taong gustong pasayahin ni Master De La Cruz maging ang kanyang ama sa lahat ng posibleng paraan. Pero hindi niya alam na si Young Master De La Cruz pala talaga si Cyrus na nakatayo sa harapan niya. Ano ang magagawa ko kung masaktan ko si Master De La Cruz? Malaking bagay ito. Ako mismo ang hihingi ng tawad kay Master De La Cruz sa hinaharap, ngunit ngayon ay hindi ko napababayaan ang batang ito. Bagamat tinalikuran na ni Robert ang ideya na ipagpatuloy ang pakikitungo kay Cyrus sa kanyang puso, nag-aatubili pa rin siya.
Kung tutuusin, kung talagang pipiliin niyang palayain si Cyrus dahil sa mga salita ni Monica, ito ay medyo walang hiya. At alam din ni Monica na si Robert ay gagawa ng paraan para makababa, kaya napakatalino niyang sinabi. Master Zhao, o hayaan mo si Cyrus na humingi ng tawad sa iyo ngayon, maaari mong palayain si Cyrus para sa kapakanan ko ngayon. Paano? Panipi. Saglit na nag-alinlangan si Robert, pagkatapos ay lumingon kay Carlo sa likuran niya. Direktang tumango si Carlo. Naramdaman din niya na hindi isang matalinong pagpili ang gumawa ng gulo sa pagtanggap ni Young Master de la Cruz. Bukod dito, alam nilang lahat ang pagkakakilanlan ni Cyrus sa ngayon at napakasimpleng linisin si Cyrus sa hinaharap. Ngayon, hilingin lang kay Cyrus na humingi ng tawad at kay Robert na humanap ng hakbang, at ang usaping ito ay maaaring matapos. Anak, humingi ka ng tawad sa akin ngayon, papakawalan kita ngayon. Si Robert ay natural na ayaw sa kanyang puso, ngunit si Carlo ay tumango na, kaya't napanganga na lamang siya at sumigaw kay Cyrus. Wala sa magandang mood si Cyrus dahil nag-aalala siya sa mga gawain ni Margo. Sa oras na ito, ang paghahagis ni Robert ay lalong nagpasama sa kanya. At alam din niyang malalantad ang kanyang pagkatao pagkatapos niyang dumalo sa reception na ito. Noon, hindi na niya kailangang itago ang kanyang pagkatao kaya wala na siyang pagdududa ngayon. Kung lumuhad ka at humingi ng tawad ngayon, alang-alang sa ama mo, hindi ko kayang baliwalain ang sinabi mo kanina. Direktang sabi ni Cyrus kay Robert sa malamig na boses. Malaki ang pagbabago sa mukha ni Robert matapos marinig ang mga salita ni Cyrus. Hindi niya akalain na pakakawalan niya si Cyrus. Naglakas loob pa si Cyrus na hilingin sa sarili na humingi ng tawad sa kanya, at lumuhad siya at humingi ng tawad. Lahat ng naroroon ay nagpakita ng gulat at naguguluhan na ekspresyon. Lalong bumagsak sina Monica at Crystal sa oras na ito. Kung tutuusin, ito ay isang pagkakataon na sa wakas ay nanalo si Monica. Ngunit ang sinabi ni Cyrus sa oras na ito ay hindi lamang nabigo na samantalahin ang pagkakataong ito, ngunit direktang pinalaki ang labanan. Tumingin si Cassandra kay Cyrus nang may pagkabigo. Talagang hindi niya maintindihan kung ano ang nasa isip ni Cyrus. Hindi rin niya maintindihan kung saan nanggaling ang lakas ng loob ni Cyrus para sabihin ang ganoong bagay. Nararamdaman ba ni Cyrus na siya ay tunay na walang talo kapag nakilala niya si Monica? Nadama ni Cassandra na kahit na matakasan ni Cyrus ang sakuna na ito ngayon. Malamang na hindi siya magwawakas ng maayos sa hinaharap. Dahil ang karakter ni Cyrus ay masyadong mayabang at dominante, at ang kanyang background ay hindi kayang suportahan siya upang baliwalain ang lahat. Ang pagiging bata at walang kabuluhan ay natural na isang magandang bagay, ngunit ang bata at walang kabuluhan ay dapat ding marunong humetol sa sitwasyon. Ang isang tao na maaaring yumuko at mag-inat ay makakamit ang magagandang bagay. Ngunit sa oras na ito, alam lang ni Cyrus na ipinapakita niya ang kanyang talino. Kung talagang may ganoong kapital si Cyrus, naramdaman ni Cassandra na wala ito. Ngunit sa kasamaang palad ay walang kapital si Cyrus para saktan si Robert. Ang mga taong tulad ni Cyrus ay mahal na mahal ang mukha. Baka gusto lang niyang ipakita ang sarili niya sa harap ni Crystal, pero hindi niya alam kung magkano. Naramdaman ni Cassandra na ang dahilan kung bakit ginawa ito ni Cyrus ay gusto niyang ipahayag ang sarili sa harap ng babaeng mahal niya. Pero sa mata ng iba, sadyang katangahan ang ugali ni Cyrus. Kabanata 742. Sila ang dapat mag-alala, hindi ako. Ang mga salita ni Cyrus ay nagdulot ng 1,000 alon, at lahat ng tao sa bulwagan ay tumingin sa posisyon ni Cyrus na may kakaibang tingin. Kalmado pa rin ang ekspresyon ni Cyrus habang nakaharap sa gulat at naguguluhan ng mga mata ng lahat ng naroroon. Dahil sa mga mata ni Cyrus,
ang mga taong tulad ni Robert ay mga langgam lamang, at isang pangungusap lang ang kailangan ni Cyrus. Maaari mong ihulog si Robert sa kailaliman, at maaaring walang pagkakataong bumaligtad sa buhay na ito. Hindi man lang napagtanto ni Robert ang kabigatan ng problema, at hindi niya alam kung anong nakakatakot na behemoth ang kanyang sinasaktan ngayon. Sa pagharap sa sunod-sunod na panunukso ni Cyrus, sa wakas ay hindi na niya nakayanin, at malapit na siyang magmadali. Patungo kay Cyrus. Gustong manakit ng tao. Pakiramdam ni Sobol ay medadami siya kung may gagawin siya sa oras na ito. Ayaw niyang masaktan si Master de la Cruz. Ang pinakamakapangyarihang tao sa apat na probinsya. Kaya mabilis niyang hinawakan si Robert at sinabi sa mahinang boses, "Pangatlo kapatid, kung talagang kumilos ka ngayon, kung sasama ka, katumbas ito ng pananakit kay Young Master de la Cruz. Kilala ng papa ko si Mr. de la Cruz. Ang big deal ay nagpapaliwanag ako kay Mr. de la Cruz pagkatapos kong maglinis." Sigaw ni Robert sa pinakamataas na boses. At walang magawa si Cyrus matapos marinig ang mga salita ni Robert, at lihim na bamantong hininga sa kanyang puso na minsan lang niya nakilala si Andrew, at hindi niya pakilala. Kahit nakilala ni Uncle Andrew si Young Master de la Cruz, magkakaroon ka ng malaking problema kung gagawin mo ito ngayon, at ang mga kasanayan ni Cyrus ay hindi madali. Kung may tunay na laban, maaari mong samantalahin ito kung hindi mo nakikita. Ito. Nagmamadaling nagpatuloy si Sobol. Kung gayon ano sa tingin mo ang dapat gawin? Naramdaman ni Robert na may kabuluhan ang sinabi ni Sobol, kaya nagtanong siya ng tulala. Pagkaraan ng ilang sandali na mag-alinlangan, sinabi ni Sobol kay Cyrus sa mahinang boses. Cyrus. Kung talagang kaya mo, maaari kang lumabas at makipaglaban sa akin ngayon, kung nanalo ako sa iyo, hihingi ka ng tawad kay Robert, kung talo ako, bibigyan kita ng tawad, ano ang nararamdaman mo? Ang kakayahan ni Sobol ay mas mataas kaysa kay Michael, kaya malakas ang loob niyang sabihin ito. Anong klaseng bagay ka? Karapat-dapat ka rin bang makipag-duel sa akin? Direktang sumagot si Cyrus, na may pang-aalipusta sa kanyang tono. Ang kanyang mga salita ay hindi nagyayabang. Kahit na ang isang ordinaryong tao tulad ni Sobol ay magaling dito, talagang imposibleng maging kalaban ni Cyrus, at si Cyrus ay hindi nag-abala na makipaglaban sa mga taong tulad ni Sobol. Kung sa tingin mo ay hindi karapat-dapat si Sobol na mag-isa, kung gayon bilangin mo ako, natalo ka naming dalawa ng isa, ano sa palagay mo? Mabilis na sigaw ni Robert. Kayong dalawa ay hindi sapat. Muling umiling si Cyrus. Kung hindi sapat ang dalawa, bilangin mo rin ako. Nakita ni Carlo na parehong sina Sobol at Robert ay nagpahayag na ng kanilang mga opinyon. Natural, siya, ang panganay na kapatid, ay hindi makapagsalita, kaya kahit na walang alitan sa pagitan nila ni Cyrus, tumayo pa rin siya. Matapos makita ang eksenang ito, napuno ng emosyon ang lahat ng naroroon. Naramdaman nilang lahat na kahit walang malakas na background at walang kakayahan si Cyrus, napakahusay niyang manakit ng mga tao. Direkta niyang sinaktan ang tatlo sa apat na Young Masters. Buti na lang at wala si Clinton. Kung nandoon si Clinton, kung gayon tinatayang ang apat na ito personally, si Cyrus ay nasaktan. Si Monica ay ganap na baliw ngayon, hindi niya akalain na magiging ganito kalaki ang mga bagay. Cyrus, sabay tayong tatlo na nagpatalo, sa tingin mo hindi pa ba sapat? Mayabang na tanong ni Robert kay Cyrus. Panipi-panipi. Tumingin si Cyrus kay Robert at hindi nagsalita. Anong ginagawa niyo dito? Ngunit sa sandaling ito, umalingaw-ngaw ang boses ng isang medyo may edad na. Nang marinig ng lahat ang boses ng nasa katanghali ang gulang na lalaki, lumingon sila at nalaman na si Zhang Raijun, ang general manager ng hotel at ang ama ni Daniel, ang nagmamadaling pumunta.
kilala ni Robert si Zhang Ryijun. Kaya pagkatapos mag-alinlangan ng ilang sandali, sinabi niya kay Zhang Ryijun sa mahinang boses, "Tito Zhang, nandito ako para lutusin ang ilang maliliit na salungatan." Sinulyapan ni Zhang Ryijun si Cyrus nang hindi namamalayan, dahil hindi pa nagkita sina Zhang Ryijun at Cyrus, kaya natural na hindi niya kilala si Cyrus, kaya malamig niyang sinabi kay Robert. "Zhao Gongzi, magsisimula na ito, President Lee Master de la Cruz Day. Maaring dumating anumang oras, at kung makita ni Mr. Lee ang eksenang ito, hindi ka maliligtas ng iyong ama, kaya't ang anumang kontradiksyon ay malulutas pagkatapos ng pagtanggap, o huwag sabihin na hindi kita bibigyan ng mukha. Tandang padamdam panipi." Napakalakas ng tono ni Zhang Ryijun, at walang puwang para sa negosasyon. Naintindihan din ni Robert ang sinabi ni Zhang Ryijun. Kaya huminga siya ng malalim at sinabi kay Cyrus sa mahinang boses, "Okay, hintayin mo ako, may oras tayong dalawa na maglaro ng dahan-dahan." Pagkasabi nito, tumalikod si Robert at umalis. Bahagyang tumingin si Sobol kay Cyrus. Pakiramdam niya ay isa ng patay na tao si Cyrus. Hindi kayang bitawan ni Robert si Cyrus. Ang pagtatapos ng reception ay ang pagkamatay ni Cyrus, kaya nginisyan niya ito, pagkatapos ay tumalikod at umalis. Sa oras na ito, nagsimulang lumitaw ang ilang mabibigat na panauhin. Alam ng lahat na malapit nang lumabas si Mr. de la Cruz, kaya hindi na siya nagpatuloy sa pagtutok kay Cyrus, ngunit piniling pumunta sa pasukan upang hintayin ang pagpapakita ni Jonathan, Mr. de la Cruz at iba pa. Alam ni Monica na hindi papakawalan ni Robert si Cyrus, kaya pagkatapos ng maikling paliwanag kay Cyrus na huwag manggulo, nagmadali siyang pumunta sa banyo. Pumunta si Monica sa banyo para tawagan ang pamilya Ye para tingnan kung makakahanap siya ng paraan para iligtas si Cyrus. Bagamat alam ni Monica na ang mga taong tulad ni Robert ay napakahirap pakitunguhan, ayaw niyang isuko ng madali si Cyrus. Kung tutuusin, si Cyrus din ang tagapagligtas ni Monica. At si Cassandra at Crystal ay naglakad papunta sa gilid ni Cyrus, binigyan ni Cassandra si Cyrus ng isang matalim na tingin, at pagkatapos ay nagsabi ng yin at yang na kakaiba. "Cyrus, lalo kang gumaganda ngayon, maging sina Sobol, Robert at Zing hindi makabitaw si Xiuming." "Sa mata ko." "Oo. Ang kakayahan ni Cyrus ay talagang palaki ng palaki ngayon." Napahiyaw din si Andrea. Lumingon si Cyrus at tumingin kay Cassandra at Andrea na walang pakialam. Ang ekspresyon sa mukha ni Crystal ay labis din na nag-aalala, at mabilis niyang sinabi kay Cyrus. "Kapatid na Cyrus, dapat mong isipin kung paano lutusin ang bagay na ito. Narinig ko na sina Robert at Carlo ay hindi mabubuting tao, ngunit sino man na ang pag-uudyok sa kanila ay hindi magtatapos ng maayos. Ang mga taong dapat talagang mag-alala tungkol dito ay si Robert at ang iba pa, hindi ako." Tugon ni Cyrus kay Crystal ng napakatahimik. At si Cassandra ay tumingin sa posisyon ni Cyrus, ang ekspresyon ng kanyang mukha ay hindi pangkaraniwang hindi makapagsalita. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Kabanata 943. Magsisimula na ang reception. Pagkaalis ni Robert at ng iba pa, hindi na kinuha ni Cyrus ang nangyari noon. Pagkatapos ng lahat, ang isang tulad ni Robert ay hindi karapat-dapat sa pag-aaksaya ng oras at lakas ni Cyrus. Sunod-sunod na pumasok sa bulwagan sina Harmony Jonathan, Thomas, Peter, Andrew, at iba pang mga bigwig, habang nalaman ni Cyrus na may kasama rin si Jonathan ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may kakaibang ugali. Sa oras na ito, tumingin siya medyo katulad ni Bruno. Ito ay ang nakababatang kapatid ni Bruno, si Edgar, na siya ring pinakamahalagang tao sa pulong na ito. Gayunpaman, hindi kailanman natagpuan ni Cyrus ang sinuman mula sa mga ngalakal na pilak,
o si Rachel Hua mula sa mga ngalakal na pilak ay hindi dapat dumalo ng personal sa gayong okasyon. Ngunit ang lahat ng ito ay hindi na mahalaga, dahil hanggat natatanggap ni Rachel ang balitang ito, kung gayon ang layunin ni Cyrus ay makakamit. Nang malapit na ang mga pinuno ng negosyong ito, direktang binuksan ng staff ng hotel ang pinakaloob na pinto ng bulwagan, at sinundan ng lahat sina Jonathan, Thomas at iba pa sa isa pang bulwagan. Sa oras na ito, napagtanto ni Cyrus na ang bulwagan na kinaroroonan nila ay isang waiting hall lamang, at ang tunay na pagtanggap ay ginanap sa bulwagan sa loob. Ang laki ng bulwagan sa loob ay maraming beses na mas malaki kaysa sa bulwagan sa labas, at ang piging ay nailagay na sa loob. Ang mga tauhan ay nagsimulang mag-ayos ng mga upuan ayon sa pagkakakilanlan ng mga panauhin, kung mas mataas ang posisyon. Mas nakikilala ang katayuan, at mas mababa ang posisyon, mas mababa ang katayuan. Matapos ang halos 10 minuto, karamihan sa mga tao ay nakahanap na ng kanilang mga posisyon. Sina Cassandra, Crystal, Andrea at iba pa ay pumasok sa pamamagitan ng relasyon ni Daniel. At wala silang sariling posisyon, ngunit nakita ni Monica na magkakilala sina Cyrus at Cassandra, Crystal, kaya lahat sila ay nag-ayos na nasa tabi niya. At ang posisyon ni Monica ay talagang napaka-atres, ngunit para kay Cassandra, Andrea, at sa iba pa, talagang magandang magkaroon ng posisyon. Sa mga ganitong pagkakataon, hindi sila mangangahas na pumili at pumili. Ngunit sina Michael at Sobol ay napunta sa isang napaka-advanced na posisyon dahil sa relasyon ni Robert. Kung tutuusin, ang mga background ni na Robert at Carlo ay nakakatakot pa rin. Napakanatural na kumilos ni Sobol mula simula hanggang wakas, dahil mayroon siyang napakagandang relasyon kay Robert, at makatuwirang maupo sa tabi ni Robert. Si Michael, sa kabilang banda, ay medyo nambobola, at mahinang sinabi kay Robert, "Brother Jao, maraming salamat sa paglagay mo sa akin sa ganoong posisyon sa harapan." Ang ama ni Michael ay isang maliit na alkalde lamang. At wala man lang siyang mga kwalipikasyon para lumahok sa ganitong uri ng pagtanggap, ngunit maaari nang maupo si Michael sa unang tatlong hanay ngayon, tiyak na nasa sabik siya. "It's all trivial matters, you are Sobel's friend and that's my Robert's friend." Si Robert ay tila hindi naka-recover mula sa insidente kay Cyrus ngayon, at sumagot sa mahinang boses. "Medyo masyadong mayabang si Cyrus, hindi ko talaga maintindihan kung saan nanggagaling ang tapang niya." Alam ni Michael ang iniisip ni Robert, at mabilis na sumunod. "Humph." Malamig na sumanggot si Robert, at pagkatapos ay nagpatuloy. "Kung hindi dahil sinira ng matandang Zhang Raijian na iyon ang aking mabubuting gawa, tiyak na aalagaan ko itong Cyrus, kahit na siya ay may mahusay na background." "Pangatlo, huminahon ka. Ngayong nalaman na natin ang pagkakakilanlan nitong si Cyrus, basta tapos na ang reception, hindi ba madali para sa atin na linisin ang batang ito?" Nakita ni Carlo na medyo malakas ang boses ni Robert, kaya mahina niyang pinaalalahanan siya. Huminga ng malalim si Robert at hindi nagpatuloy. "Third kuya, nabalitaan ko na may magandang relasyon sina Uncle Jao at Master De La Cruz. Nakilala mo na ba si Master De La Cruz?" Sa oras na ito, curious din si Sobol kung sino si Mr. De La Cruz, ngunit nalaman niyang laging walang laman ang upuan sa table kung saan nakaupo sa harap sina Jonathan, Andrew at iba pa. Ibig sabihin ay hindi dapat si Mr. De La Cruz. "Doon ka pa. Ang makapangyarihang hari ng babae na pangulo. Hindi ko pa nakikita itong Master De La Cruz, pero sinabi ng tatay ko na ipapakilala niya ako kay Master De La Cruz ngayon." Mahinang sabi ni Robert. Si Michael, Sobol, Carlo at iba pa ay likas na naiinggit nang marinig nila ang mga salita ni Robert. Kung tutuusin, nakita nilang lahat kung gaano kalakas si Master De La Cruz ngayon.
kung talagang kilala ni Robert si Master de la Cruz, hindi ba ito isang hakbang para ang langit sa hinaharap? Ipinagmamalaki din ni Robert ang kanyang sarili, at nagpatuloy. Huwag kang mag-alala, isasama ko kayong lahat kapag pupunta ako kay Young Master de la Cruz mamaya, at tutulungan kitang ipakilala ito, at least para maging Young Master. May konting impression sa'yo si Chen, di ba? Panipi. Kung gayon maaari akong magpasalamat sa iyo, Kuya Zhao. Sigaw ni Michael ng labis na nagpapasalamat. Para naman kina Sobol at Carlo, medyo nadismaya sila. Sa orihinal, sa apat na Young Masters, si Clinton ang may pinaka nakakatakot na background. Pagkatapos ng lahat, ang pamilya Zhang ay nakipag-ugnayan na ngayon sa pangunahing mga karapatan ni Huaxia. Ito ay si Robert. Dahil sa promosyon ng kanyang ama, si Sobol ay maaari ding maging kapantay ni Robert. Ngunit kung nakilala ni Robert si Master de la Cruz, kung gayon ang mga personal na koneksyon ni Robert ay maaaring higit pa kay Carlo at Sobol. Kaya pala pareho silang natalo. At hindi magkapareho sina Michael at Robert, natural na wala siyang ideya. Sa kabilang banda, pumunta si Zhang Raijun sa tabi ni Jonathan matapos makitang matagal nang hindi nagpakita si Mr. de la Cruz, at pagkatapos ay mahinang nagtanong, Mr. Lee, kailan dumating si Mr. de la Cruz? Sa tingin mo, kailan ito nararapat? Para simulan ang reception. Master de la Cruz, nandito na. Kung halos nandito na ang lahat, simulan na natin. Nakita na ni Jonathan si Cyrus nang pumasok siya sa venue ngayon, ngunit dahil napakaraming tao, hindi nagkusa si Jonathan na kausapin si Cyrus. Nandito na. May kakaibang tingin sa mga mata ni Zhang Raijun. Nagpakita rin ng kainahinalang mga mata ang ibang tao sa paligid. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-alinlangan, tumayo si Jonathan ng dahan-dahan at naglakad papunta sa harapang entablado. Alam ng lahat na magsisimula na ang reception ni Jonathan, kaya natahimik ang lahat. Kinuha ni Jonathan ang mikropono mula sa host. At pagkatapos ay saglit na binati ang mga boss na naroroon. At pagkatapos ay itinoon ang kanyang mga mata kay Cyrus, na nasa hindi kalayuan, habang si Cyrus ay bahagyang tumango, na nagpapahiwatig kay Jonathan na handa na ako. Bahagyang ngumiti si Jonathan at mahinang nagsabi. Alam kong maaari kang maglaan ng oras sa iyong abalang schedule para pumunta rito ngayon. Hindi para sa akin. Ang lahat ay gustong makilala ang boss ng aming kumpanya na si Master de la Cruz. At si Master de la Cruz ay kasama rin namin sa banquet ngayon, kaya anyayahan natin si Master de la Cruz na pumunta sa entablado at magsabi ng ilang salita. Kabanata 944. Pagkalantad ng pagkakilanlan. Pagkatapos magsalita ni Jonathan, nagkaroon ng malakas na palakpakan mula sa mga manonood. Hindi ba't napakaraming boss na nagkakahalaga ng mahigit 100 milyon ang nagtipon dito para lang makilala si Cyrus? Sa oras na ito, sa wakas ay aakyat na sa entablado ang misteryosong Young Master na si de la Cruz, at tiyak na tuwang-tuwa ang mga taong ito. Sino ba talaga si Young Master de la Cruz? Oo, dumating na si Young Master de la Cruz, bakit hindi mo nakita si Young Master de la Cruz? Hindi ko alam kung kasing bata pa talaga itong Young Master de la Cruz na ito gaya ng sinasabi ng iba. Ang lahat ay nagpalakpakan at nag-usap sa mahinang boses, at ang ilang mga tao ay nagsimulang tumingin sa paligid, gustong makita kung sino itong Young Master de la Cruz. Maging sina Michael, Sobol, Robert, Crystal at ang iba pa ay nagbago lahat ng kanilang inaasahan. Hindi ko alam kung gwapo ba si Young Master de la Cruz o hindi. Napabuntong hininga si Andrea na may nakakatuwang tingin. At huminga ng malalim si Cyrus. Alam niyang kailangan niyang harapin ang ilang bagay sa lalong madaling panahon.
at ngayong hindi alam ang kinaroroonan ni Margo, kailangang magmadali si Cyrus upang makita si Rachel at hanapin si Margo. Kaya dahan-dahang tumayo si Cyrus. At si Cassandra ay natigilan saglit matapos makita si Cyrus na tumayo. Pagkatapos ay sumimangot at sinabing, "Cyrus, hindi mo ba talaga iniisip ang iyong sarili bilang Master de la Cruz? Bilisan mo at umupo, hindi ka maaaring magbiro sa oras na ito. Tandang padamdam. Ayokong mapahiya sa pagsunod sa iyo." Bago sinabi ni Cyrus kay Cassandra na siya si Master de la Cruz, ngunit hindi ito sineseryoso ni Cassandra, kaya sinabi niya ang ganoong bagay. "Oo, Cyrus, huwag kang manggulo, maupo ka dali." Galit ding sumigaw si Monica. Pagkatapos ng lahat, sa napakaraming bigwig na naroroon, magiging mahirap para kay Cyrus na gumawa ng ilang hindi pagkakaunawaan. "Yung Master de la Cruz na sinabi ni Jonathan ay ako." Hindi pinansin ni Cyrus si Cassandra, ngunit nagpaliwanag kay Monica. "Ikaw." Pinanood ni Monica si Cyrus na bamuka ang kanyang bibig at gustong magsalita, ngunit hindi nagpatuloy si Cyrus sa pagsasalita ng walang kapararakan, at dir-diretsyong naglakad papunta sa entablado. "Cyrus, anong ginagawa mo?" Sabik na sigaw ni Monica. Tapos na, may mali ba sa utak ni Cyrus? Hindi ngayon ang oras para magloko siya. Sumigaw din si Andrea na may malalaking tubig na mga mata. Hindi siya nag-aalala sa comfort ni Cyrus, ayaw lang niyang madamay si Cyrus. At excited na gustong tawagan ni Crystal si Cyrus, ngunit tila walang narinig si Cyrus at nagpatuloy sa paglalakad. "Cyrus." Hindi na nakayanin ni Cassandra, nagngangalit siya at sumigaw. Si Cassandra ay labis na nagsisi sa kanyang puso. Dahil naramdaman niyang siya ang nagkusa na ipahiya si Cyrus ngayon, at hindi napigilan ni Cyrus ang kanyang mukha, kaya ginawa niya ang ganitong uri ng bagay. Ngunit ngayon ay huli na upang pagsisihan ito, at si Cyrus ay patuloy na sumusulong. Pagkaraan ng ilang segundo, tumigil ang palakpakan, ngunit hindi pa rin sumipot ang maalamat na si Master de la Cruz. Sa kabaligtaran, isang binata na kamukha ng waiter ang lumitaw sa paningin ng lahat, at ang binatang ito ay unti-unting lumalapit sa kinatatayuan ni Jonathan. Anong nangyari kay Cyrus? Hindi napigilan ni Sobol na umungol pagkatapos makita si Cyrus. Si Robert ay likas na natigilan, at pagkatapos ay sinabi sa walang imik na tono. May problema ba talaga itong si Cyrus? Naglakas loob pa siyang manggulo sa oras na ito. Hinahamak ba niya ang kanyang sarili dahil sa mahabang panahon na nabubuhay? Ngumisi si Michael, pagkatapos ay lihim na bumantong hininga sa kanyang puso. "Cyrus, baliw ka talaga. Gumagawa ka ng ganyang biro sa oras na ito, nililigawan mo si kamatayan, kung gusto kang patayin ng mga taong tulad ni na Jonathan at Thomas, huwag, ti sumunod ka na lang pareho ba kayo ng nilalaro." Sa oras na ito, naglakad na si Cyrus sa ilalim ng entablado at lalakad na sana patungo sa entablado. Dati, inakala ng mga security guard na may ibang gagawin si Cyrus, kaya lumapit sila. Pero nang makita nilang aakyat na si Cyrus sa stage, sumugod sila para pigilan si Cyrus. "Tumigil kayong lahat." Ngunit sa sandaling ito, biglang sumigaw si Jonathan. Natigilan ang mga security guard. At si Jonathan ay nagkusa na tumakbo kay Cyrus at sumigaw ng mahina, "Young Master de la Cruz, nandito ka na." Matapos sabihin ni Jonathan ang mga salitang ito, tahimik ang buong bulwagan. Sa oras na ito, napagtanto ng mga boss na naroroon na ang binata na lumabas ay talagang ang Young Master de la Cruz na hinihintay nila. Matapos makita ni Thomas, Andrew at iba pa si Cyrus, tumayo din sila at tinawag si Mr. de la Cruz. Ang mga malalaking boss na ito ay sabay-sabay na nagsalita,
at masasabing ang binatang ito na biglang sumulpot ay si Master De La Cruz. Medyo natulala si Robert, at tulala siyang nakaupo, hindi naiintindihan ang nangyayari. Nang humarap si Cyrus kay Jonathan at sa iba pa, ang kanyang ekspresyon ay kalmado na, at dahan-dahan siyang umakyat sa entablado sa ilalim ng hindi kapanipani walang tingin ng lahat. Tumingin si Cassandra sa likod ni Cyrus at parang nananaginip siya. Naramdaman niya na ang background ni Cyrus ay parehong hindi pamilyar ngunit napaka-pamilyar. Si Cyrus ba talaga ang maalamat na Master De La Cruz? Si Cassandra ay hindi makapaniwala sa katotohanan ito. Ngunit ang katotohanan ito ay lumitaw sa harap ng kanyang tunay na sa oras na ito. Sa katunayan, ang mga naroroon na hindi pa nakakita kay Cyrus noon ay labis ding naguguluhan. Dahil lahat sila ay nadama na si Cyrus ay hindi mukhang isang malaking boss o isang napakayaman na pangalawang henerasyon sa lahat. Ngunit hindi sila nang ahas na tanungin ito sa oras na ito. Pagkatapos ng lahat, ang mga reaksyon ni na Jonathan, Thomas at iba pa ay ipinaliwanag na ang lahat, at hindi sila kwalipikadong magtanong. Kahit gaano pa kaordinaryo ang hitsura ni Cyrus. Walang paraan para baguhin na si Cyrus ang amo ni na Jonathan, Thomas at iba pa, at walang paraan para baguhin na si Cyrus ay isang lalaking nakatayo sa tuktok ng apat na major. Mga lalawigan, walang tao sa apat na malalaking lalawigan maliban sa mga mangangalakal na pilak, maglakas loob na kalabanin sina Cyrus at Master De La Cruz. At kakaunti lang ang mga mangangalakal na nakakaalam ng pagkakaroon ng mga mangangalakal na pilak, kaya't iniisip ng lahat na si Cyrus ang unang tao sa apat na probinsya ay lubhang kapanipaniwala. Naabot ni Cyrus ang posisyon na ito sa murang edad. Kung bibigyan pa ng ilang taon si Cyrus, gaano kitikot ang mga nagawa ni Cyrus. Tinitigan ni Crystal si Cyrus na nakatungtong na sa entablado gamit ang kanyang malalaking mata na puno ng tubig. Ang ekspresyon sa kanyang mukha ay hindi nabigla ngunit kalmado. Si Brother Cyrus pala si Young Master De La Cruz. Marahan na bumantong hininga si Crystal. Nadama ni Crystal na ang lahat ng nangyari bago ang oras na ito ay maipaliwanag. At lahat ng kanyang mga alalahanin tungkol kay Cyrus sa kanyang puso ay nawala, at alam din niya kung bakit hindi papansinin ni Cyrus ang lahat ng labis na mapanghamon. Ang lahat ng ito ay dahil si Cyrus ay may ganoong kapital. Kuya Cyrus, bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Kung sinabi mo sa akin ng mas maaga, hindi ako mag-aalala sa iyo. Biglang ngumiti si Crystal ng napakasaya. Kabanata 945. Makatarungang kompetisyon. Maaaring tumawa si Crystal pagkatapos malaman na si Cyrus ay si Master De La Cruz, ngunit hindi maaaring tumawa si Cassandra at Andrea. Ang katawan ni Andrea ay nanginginig sa lahat ng oras. Tila may gustong sabihin, ngunit hindi siya makapagsalita. Sa kanyang mga mata, sina Cyrus at Master De La Cruz ay mga taong mula sa dalawang mundo, at hinding-hindi sila magkakaroon ng anumang koneksyon. Pagkatapos ng lahat, ang isa ay isang mahirap na jayosi na umaasa lamang sa pagpulot ng basura upang maghanap buhay, at ang isa ay isang super mayamang ikalawang henerasyon na may kamanghamanghang pagkakakilanlan. Paano magkakaroon ng kontak? Ngunit ito ay isang mahiwagang bagay, ang pagsasanib ng dalawang pagkakakilanlan na magkaiba. Bukod sa pagkabigla, mayroon ding nakakagigil na takot. Pagkatapos ng lahat, hindi lang minsan pinahiya ni Andrea si Cyrus. Kung talagang maghiganti si Cyrus, si Andrea ay magkakaroon lamang ng dead end, kaya ang ekspresyon ng kanyang mukha ay sobrang pangit ngayon. At si Monica ay laging tinatakpan ang kanyang bibig. Hindi niya akalain na haantong ito sa ganito. Si Monica ay parehong masaya at nagulat, ngunit siya ay medyo walang magawa. Sa kabilang banda, sina Robert, Michael, Sobol,
Carlo, at ang iba pa ay natahimik lahat. Walang nagsalita. Paano naging Young Master de la Cruz ang batang ito? Ito siguro ang hallucination ko, nananaginip ba ako? Matapos manahimik ng 2 segundo, sumigaw si Robert sa sobrang excited na tono. Kuya Zhao, hindi ka nananaginip, totoo lahat ito. Kinagat ni Michael ang kanyang mga ngipin at walang magawang sinabi. Nagsinungaling ka. Itong si Cyrus ay tiyak na peke, talagang hindi siya maaaring maging Young Master de la Cruz, ganap na imposible. Ngunit tuwang-tuwa pa ring sumigaw si Robert na parang hindi niya narinig ang mga salita ni Michael. Hindi masyadong nasabi ni Michael nang makita niyang ganito si Robert, dahil mayroon din siyang sariling mga alalahanin ngayon. Mapatla ang mukha ni Sobol, at may mga alon ng nakakagulat na alon sa kanyang puso. Sa wakas ay nalantad ang pagkakakilanlan ni Cyrus, ngunit ang resultang ito ay hindi katanggap-tanggap sa kanya. Palaging nararamdaman ni Sobol na si Cyrus ay may background, ngunit hindi niya ito natagpuan, ngunit sa pagkakataong ito ay alam na ni Sobol ang background ni Cyrus. Cyrus, hindi ko ine-expect na ganoon ka pala kaskimang at itatago mo to ng matagal. Nakakamangha ka talaga. Hindi napigilan ni Sobol nang umiti ng mapait, at pagkatapos ay sinabi sa sarili. Cyrus, inaamin ko na nanalo ka sa pagkakataong ito. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ka ng ganoong hole card, ngunit ano ang magagawa mo? Kung matatalo man ako ngayon, hindi ibig sabihin na matatalo na ako sa iyo sa buhay ko. Hindi maihahambing sa iyo ang kakayahan ko. Maya-maya, hahayaan kitang tingnan mo ako. Nang marinig ni Carlo ang mga salita ni Sobol, hindi niya maiwasang mapangiti, pagkatapos ay malumanay na umiling at sinabing. Ang kasalukuyang Cyrus ay nakakatakot na, at ang hinaharap na Cyrus ay maaaring maging mas hindi maabot para sa atin, kahit na ang panganay. Kuya in the future. Hindi naman kalaban ni Cyrus. Ang salungatan sa pagitan ni na Carlo at Cyrus ay hindi masyadong malaki, at mayroon din siyang sariling background, kaya hindi siya partikular na nag-aalala. At ang panganay na kapatid sa bibig ni Carlo ay si Clinton, isa sa 4 na anak na lalaki. Tapos na, tapos na. Malungkot na tumawa si Robert. Kahit si Carlo ay iniisip na si Cyrus ay mas malakas kaysa kay Clinton, kaya anong mga kwalipikasyon mayroon si Robert para labanan si Cyrus? Noong una ay nagplano siyang umasa kay Cyrus upang maabot ang langit sa isang hakbang, ngunit hindi niya akalain na nasaktan na niya ang kanyang mga dakilang maharlika nang hindi sinasadya. Sa kabilang banda, kinuha ni Cyrus ang mikropono mula sa kamay ni Jonathan, at pagkatapos ay nagsimulang tumingin sa paligid ng lahat ng naroroon. Ang mga mata ni Cyrus ay kalmado at walang malasakit, na parang walang makakapigil sa kanyang mga mata. Una sa lahat, gusto kong magpasalamat sa inyong lahat sa pagbibigay sa akin ng ganitong mukha, at paglalaan ng oras sa aking abalang schedule para dumalo sa aking pagtanggap. Nakita sana ako ng ilan sa inyo rito, ngunit karamihan sa inyo ay hindi ako nakilala. Pakilala ko. Ako si Cyrus de la Cruz, chairman ng Ding Group, ako si de la Cruz na madalas mong marinig. Nagsalita si Cyrus sa mga tao sa napakatahimik na tono. Sa isang iglap ay nagkaroon ng malalakas na palakpakan. Gayunpaman, hindi pumalakpak si na Robert, Michael, Sobol at iba pa, dahil baka hindi man lang sila makinig sa sinabi ni Cyrus sa oras na ito. Susunod, casual na sinabi ni Cyrus ang ilang magagalang na salita ayon sa paalala ni Jonathan. Pagkatapos ng magalang na pananalita, direktang pinutol ni Cyrus ang tema. Tumingin sa mga tao at sinabing, isa lang ang itatawag ko sa lahat na nandito ngayon, iyon ay, inihayag ko na ang ating wedding group ay lalahok sa bidding ng proyekto sa subway. Nang marinig ng lahat ang mga salita ni Cyrus, bahagyang nagbago ang ekspresyon ng ilang tao,
habang ang ilang mga tao ay napakalma dahil nalaman na nila ang balita. Sa tingin ko ang kompetisyon sa pagitan ng mga negosyo ay ang pinakakaraniwang bagay, at ang batas ng malakas ay hindi magbabago, kaya ang kompetisyon ay maaaring magdala ng pagunlad. Ang aming Huading Group ay may mapagkumpetensyang relasyon sa ibang mga kumpanya na nagbibid para sa mga proyekto sa Subway, ngunit umaasa akong ang relasyon na ito ay normal at may bottom line. Ang Subway project mismo ay isang magandang proyekto. Kaya kahit sino ang makakuha ng proyekto sa huli, gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang magawa ang proyekto ng maayos at magsusumikap na magdala ng mas maraming benepisyo sa mga karaniwang tao. Tinapos ni Cyrus ang mga salitang ito sa natural na tono, pagkatapos ay ibinigay ang kanyang mikropono kay Jonathan, tumalikod at lumabas ng entablado. Edgar, chairman ng Canon Metro Corporation, mangyaring magsabi ng ilang salita. Malakas na sigaw ni Jonathan. Si Edgar ay lumakad papunta sa entablado ng napakasama at sinimulan ang kanyang talumpati. Ang sinabi ni Edgar ay talagang napakasimple. Sa pangkalahatan, sinabi niya sa lahat na ang pagbid para sa proyektong ito ay ganap na patas, at umaasa siya na ang mga may kakayahang kumpanya ay lalahok sa bidding. At ang mga boss na naroroon ay hindi tanga. Ganito ang sinabi ni Edgar sa pagtanggap ni Cyrus. Sa katunayan, ang kahulugan ay napakalinaw. Ito ay upang sabihin sa lahat na ang proyektong ito ay napagpasyahan bilang default, kaya ang ibang mga tao ay hindi masayang ang energy para magbid. Tumingin si Monica kay Edgar sa entablado at tila biglang may naintindihan. Naramdaman niya na si Cyrus ang dapat humarap kay Rachel, ngunit ito ay hula lamang, wala siyang anumang ebidensya. At si Cassandra, Crystal at iba pa ay hindi naiintindihan ang mga bagay na ito sa negosyo, at hindi nila alam kung ano ang ibig sabihin ng mga talumpati ni na Cyrus at Edgar. Nagulat pa rin sila na si Cyrus ay Master de la Cruz. Pagkatapos ng talumpati ni Edgar, opisyal na sinimulan ang pagtanggap. Ang mga business boss na iyon na unang nakilala ni Cyrus ay pumunta sa tabi ni Cyrus at nag-alok ng toast kay Cyrus. Nakita ni na Michael, Sobol at iba pa ang eksenang ito, at lalo pang naghalo ang kanilang mga puso. Kabanata 946. Huling pagkakataon. Solbury International Airport. Mabagal na dumaong ang isang flight mula sa ibang bansa patungong Solbury City. Nang bumukas ang pinto ng airport, isang napakagandang babae ang lumabas sa cabin na sinamahan ng sekretarya, at saka naglakad palabas ng airport na naka high heels. Napakakul ng damit ng babae. Nakasuot siya ng puting masikip na t-shirt sa itaas na bahagi ng katawan, balingkinitan ang baywang na may dalawang taluktok, at itim na miniskirt sa ibabang bahagi ng katawan. Nakabalot ng itim na medyas ang kanyang payat at patas na mga binti, at siya humahakbang sa isang pares ng sapatos na may mataas na takong. Kahit na ang damit ay napaka-ordinaryo. Ito ay mukhang napaka-sexy, at lahat ng mga damit ng babaeng ito ay mga mamahaling luxury goods, at ang ordinaryong medyas ay maaaring nagkakahalaga ng libu-libong dolyar. Nang lumitaw ang babaeng ito sa airport, agad niyang nakuha ang atensyon ng hindi mabilang na mga tao, maging ang mga flight attendant na may matikas na ugali at sexing katawan ay namutla kumpara sa babaeng ito. Ang babae ay may sexing figura, at bawat galaw ay may bahid ng alindog, na parabang nabihag niya ang puso ng isang lalaki sa isang iglap. Ngunit ang mga mata ng dilag na ito ay hindi pangkaraniwang mayabang, na nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam na binibaliwala ang lahat, na parabang wala sa paliparan ang makaakit ng atensyon ng babaeng ito. Maya-maya ay lumabas na ng airport lobby ang babae at ang sekretarya at mabilis na sumalubong sa kanya ang isang medyo may edad na lalaki. Miss Rachel, nandito na ang sasakyan. Sabi ng medyo may edad na lalaki sa napakagalang na tono. Bahagyang sinulyapan ng babae ang nasa middle-aged na lalaki,
pagkatapos ay walang pag-aalinlangan na dumiretso ito sa parking lot. At ang babaeng ito ay walang iba kundi si Rachel. Ang taong namamahala sa mga ngalakal na pilak sa lungsod ng Solbury. At ito rin ang tagumpay na pinagsikapang hanapin ni Cyrus, at ang lalaking nasa katanghali ang gulang ay si Gabriel Jau, ang pinuno ng pamilya Jau sa Solbury City. Si Gabriel talaga ang nagpadala ng mga tao para kidnapin si Monica. Sina Gabriel at Rachel ay sumakay sa isang itim na Rolls Royce, si Gabriel ay nakaupo sa co-pilot seat, habang si Rachel at ang sekretarya ay nakaupo sa likod na hanay. Kumusta ang sitwasyon sa panig ni Jonathan? Casual na tanong ni Rachel kay Gabriel habang binibalikan ang kanyang telepono. Nagsimula na ang reception. Si Cyrus. Ang boss ni Jonathan, ay nagpakita rin, at nagsalita din si Edgar sa reception, na may napakalinaw na saloobin upang sabihin sa lahat na ihanda ang proyektong ito para kay Jonathan at sa iba pa. Sagot ni Gabriel na may pag-aalala sa mukha. Akala ko orihinal na si Cyrus, na nagmana ng mana ni Wang Cheng, ay isang ordinaryong tao lamang. Hindi ko inaasahan na magkakaroon siya ng ganoong kasanayan, at makukuha niya si Edgar ng ganoon kabilis. Bagamat napakalmado ng mukha ni Rachel nang sabihin niya ito, talagang galit na galit siya sa kanyang puso. Miss Rachel, napakababa ng pagkakataon na makuha natin ang proyektong ito. Ano ang susunod mong gagawin? Pagkatapos mag-alinlangan ng ilang sandali, lumingon si Gabriel at mahinang tinanong si Rachel. Isang kakaibang tingin ang sumilay sa magagandang mata ni Rachel. At pagkatapos ay inabot niya at marahang hinaplos ang kanyang mga templo. Pagkatapos ay bumulong, akala ko napakadali nating mapapanalo ang proyektong ito, ngunit hindi ko inaasahan na lalabas ito sa huli. Talagang sakit sa ulo magkaroon ng Cyrus. Oo. Hindi ko akalain na ganito pala ang kakayahan nitong si Cyrus. Akala ko isa siyang mayaman na pangalawang henerasyon na walang nagawa. Mabilis na sumunod si Gabriel. Sa pagkakataong ito, naging pabaya kami. Ang mga senior executive ng negosyo ng bangko ay hindi nasiyahan sa akin nang mabaygo ang proyekto ng langis noong nakaraan. Kung ang subway project na ito ay mabibigo din, tiyak na sasamantalahin ng mga executive ang pagkakataong ito upang palitan ako. Sabi ni Rachel sa tonong nag-aalala. Kung gayon, anong gagawin mo, Miss Rachel? Labis na nagbago ang mukha ni Gabriel nang marinig niya ang mga salita, at nauutal siya at sumigaw. Si Gabriel ay isang aso sa mga kamay ni Rachel. Kapag napalitan si Rachel, tiyak na maghahirap din si Gabriel. Ang pinakamadaling paraan ngayon ay para makilala ko si Cyrus at magkaroon ng magandang pag-uusap tungkol sa proyektong ito. Pinaikit ni Rachel ang kanyang mga mata at sinabi sa mahinang boses. Maaari bang ibigay ni Cyrus ang proyektong ito sa amin ng pagpupulong? Si Gabriel ay tila medyo nalilito. Ang Cyrus na ito ay hindi man lang pinansin ang proyektong ito. Ang tunay niyang layunin ay pangunahan ako palabas, kung hindi ay hindi na niya kailangang magsagawa ng isang reception sa oras na ito upang ipaalam sa lahat na ang subway project na ito ay kanya. Si Rachel ay isang napakatalino na babae, at direktang nahulaan niya ang tunay na intensyon ni Cyrus. Si Cyrus kaya ang haharap sa buong bangko. Bigla ding natauhan si Gabriel, at nagtanong sa malakas na boses. Dapat ganito, kung hindi, walang paraan para maipaliwanag ang kanyang operasyon. Maluluji si Cyrus kahit na makuha niya ang subway project, kaya sa tingin ko ang paliwanag na ito ay ang pinakamakatwiran. Bahagyang tumango si Rachel. Kung gayon ikaw, Miss Rachel. Tanong ni Gabriel pagkatapos mag-alinlangan sandali. Para sa akin. Ito ay upang mapanatili ang aking kasalukuyang posisyon, hayaan ang iyong mga tao na makipag-ugnayan kay Cyrus,
at humanap ako ng pagkakataon na makilala at makausap siya ng personal. Bagamat nahulaan na ni Rachel ang lahat ng intensyon ni Cyrus, mayroon lamang isang paraan para pumunta siya. Wala siyang pakialam kung gusto ni Cyrus na makitungo sa mga ngalakal na pilak. Ang iniisip niya lang ay kung mapapanatili niya ang posisyon ng taong namamahala ngayon. Gusto mong makilala ng personal si Cyrus. Ang ekspresyon sa mukha ni Gabriel ay tila medyo nagulat, at patuloy niyang sinabi. Paano kung pupunta ako upang makipagkita at makipagchat kay Cyrus? Pagkatapos ng lahat, hindi sapat ang iyong timbang, at hindi magiging interesado si Cyrus sa iyo. Dahil kailangan nating piliin na mag-usap, magpakita tayo ng sinseridad, at kakausapin ko ng diretso si Cyrus. Direktang pinutol ni Rachel ang mga salita ni Gabriel. Alam niya na si Rachel ay mukhang kalmado na ngayon, ngunit siya ay napakairitado pa rin sa kanyang puso, kaya't hindi na siya naglakas loob na magsalita pa. Siya ay tumango lamang at sumagot. Okay, hayaan kong may mag-ayos ngayon. Panipi. Huminga ng malalim si Rachel, pagkatapos ay pinagmasdan ang tanawin sa labas ng bintana ng sasakyan. Ang isang malaking organisasyon tulad ng isang silver merchant ay may mahigpit na sistema at walang impersonation, basta ang isang taong makapagbibigay ng benepisyo sa organisasyon. Kahit ano pa ang ugali ng tao, mabubuhay sila sa silver merchant. At ang mga hindi makapagbigay ng benepisyo sa mga mangangalakal na pilak ay maaaring mauwi lamang sa pag-abandona ng mga mangangalakal na pilak. Ang pressure kay Rachel bilang taong namamahala sa negosyo ng bangko sa Canon Province ay talagang napakahusay. Ngunit pagkatapos niyang kunin ang posisyon ng taong namamahala, hindi siya kailanman nanalo ng anumang magagandang proyekto. Siya ay labis na hindi nasisiyahan, kaya hindi niya isusuko ang Subway Project. Ang proyektong ito ang huling pagkakataon ni Rachel na panatilihin ang kanyang posisyon. Kung bakit labis na pinahahalagahan ni Rachel ang posisyon na ito. Ang mga benepisyo at karapatan na dulot ng posisyong ito sa kanya ay dapat ang pinakamahalaga, siyempre, si Rachel ay mayroon ding iba pang hindi alam na dahilan. Oo, siyempre, si Rachel ay mayroon ding iba pang hindi alam na dahilan. Kabanata 947. Magkakilala tayo. Sa loob ng hotel. Tuloy-tuloy pa rin ang reception ni Cyrus. Ang lahat ng tinatawag na business bosses na naroroon ay lumapit sa tabi ni Cyrus na may dalang mga baso ng alak, isa-isang naghahanda para i-toast si Cyrus. Ang dahilan kung bakit pumunta ang mga taong ito sa reception na ito ay para kay Cyrus. Wala silang pakialam sa Subway Project. Gusto lang nilang makilala si Cyrus. Ang kapasidad ng pag-inom ni Cyrus ay hindi masyadong maganda. Kung patuloy siyang umiinom ng ganito. Tiyak na tulala siya, kaya isa-isang tumugon si Cyrus ng tsaa sa halip na alak sa paalala ni Jonathan, ngunit ang mga boss ng negosyong iyon ay walang masyadong alam sa sitwasyong ito. Ang kaunting kawalang kasiyahan, sa kabaligtaran, lahat sila ay napakasaya. Si Cassandra, Michael, Sobol at ang iba pa ay pinanood si Cyrus na napapalibutan ng malaking grupo ng mga mayayaman, at lahat ay magalang na nakatayo sa tabi ni Cyrus. Ang eksenang ito ay nagparamdam sa kanila na medyo hindi maintindihan at hindi katanggap-tanggap. Master Zhao, tinawag ka ni Secretary Zhao para pumunta. Sa sandaling ito, lumakad ang sekretarya ni Andrew sa tabi ni Robert at mahinang sinabi kay Robert. Hindi alam ni Robert kung ano ang nangyayari, ngunit hindi siya nang ahas na magpabeya, at mabilis na tumayo at umalis kasama ang sekretarya ni Andrew. Pagkalipas ng ilang minuto, nakita ni Cassandra, Michael at iba pa sina Andrew at Robert na naglalakad patungo sa kinatatayuan ni Cyrus. Master De La Cruz, nagkita ulit tayo. Masayang sigaw ni Andrew kay Cyrus. Hello, Secretary Zhao.
Nilinga ni Cyrus ang kanyang ulo upang tingnan si Andrew at bahagyang sumagot. Master de la Cruz, hayaan mo akong ipakilala sa iyo, ito ang aking aso, si Robert. Hindi naramdaman ni Andrew ang pagiging kakaiba ni Robert, kinaladkad niya si Robert kay Cyrus habang nagsasalita. Nilinga ni Cyrus ang kanyang ulo upang tingnan si Robert, at pagkatapos ay casual na sinabi, kilala natin ang isa't isa. Alam. Ang ekspresyon sa mukha ni Andrew ay tila medyo naguguluhan. Tama iyan. Tumango si Cyrus. At tumingin si Robert sa posisyon ni Cyrus na may labis na takot na ekspresyon sa kanyang mukha, at ang kanyang katawan ay patuloy na nanginginig, hindi alam kung paano haharapin ang sitwasyong ito. Hindi tanga si Andrew. Mas kilala niya ang ugali ng kanyang anak kaysa sa iba, kaya alam niyang sinaktan ni Robert si Cyrus, kung hindi, hindi magkakaroon ng ganitong ugali si Cyrus. Sa orihinal, pinlano na ni Andrew ang lahat, ngunit hindi niya inaasahan na ang lahat ng ito ay mawawasak sa mga kamay ni Robert. Sa sobrang galit niya ay lumingon siya at pinandilitan si Robert. Si Robert ay nanginginig sa takot mula sa mga mata ni Andrew, at hindi niya alam kung ano ang gagawin saglit. Young Master de la Cruz, iginagalang kita sa baso ng alak na ito. Magalang na itinaas ni Andrew ang kanyang baso kay Cyrus. Ngunit si Cyrus ay hindi man lang tumingin kay Andrew, ang kanyang saloobin ay napakawalang pakialam. Ang ekspresyon sa mukha ni Andrew ay naging mas kinakabahan. Ngunit ngayon dahil mas maraming tao sa paligid, hindi na siya naglakas loob na magsalita pa, maaari na lamang niyang inumin ang alak sa tasa, pagkatapos ay tumalikod at umalis kasama si Robert. Matapos makita ang eksenang ito, si Michael ay napuno ng walang katapusang pag-aalala at takot. Takot na takot siya ngayon sa paghihiganti sa kanya ni Cyrus, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, napagtanto ni Michael na walang pakialam si Cyrus sa kanya. At ito ay lalong nagpagalit kay Michael sa kanyang puso. Sa oras na ito, napagtanto niya na hindi talaga siya pinansin ni Cyrus. Sa mga mata ni Cyrus, maaaring siya ay isang dispensable na maliit na karakter. Ngunit kahit na ganoon, alam ni Michael sa kanyang puso na wala siyang magagawa kay Cyrus dahil masyadong nakakatakot ang pagitan nila ni Cyrus. Ang puwang na ito ay hindi maaaring punan ng kahit ano. At ang mga mata ni Sobol ay galit din, ngunit ayaw isuko ni Sobol ang ideya ng pakikitungo kay Cyrus, dahil naramdaman niya na kahit na si Cyrus ay may mga tagumpay ngayon, ano ang magagawa niya? Maya-maya, maapakan niya si Cyrus sa ilalim ng kanyang mga paa. Siyempre, ito ay kawalang muwang lamang ni Sobol sa ilang sandali. Maaaring hindi niya alam na ang background ni Cyrus ay hindi kasing simple ng isang simpleng boss na si Jonathan. Ang kapangyarihan sa likod ni Cyrus ay hindi isang bagay na maiisip ng mga ordinaryong tao tulad ni Sobol. Makalipas ang halos kalahating oras, halos lahat ng mga boss na naroroon ay natapos ng mag-toast kay Cyrus, at bumalik si Cyrus kay Monica at sa iba pa. Kuya Cyrus, ikaw ba talaga si Young Master de la Cruz? Nang makita ni Crystal si Cyrus na paparating, mabilis niyang sinigawan si Cyrus na may nasasabik na ekspresyon. Paumanhin, hindi ko sinabi sa iyo ang aking tunay na pagkatao sa anumang kadahilanan noon. Alam ni Cyrus na sa mga taong ito, si Crystal at Monica lamang ang nag-aalala sa kanya, kaya siya ang nagkusa na magpaliwanag. Naiintindihan ko, Kuya Cyrus, kung hindi mo sasabihin sa akin, tiyak na may kahirapan. Napakatinong sagot ni Crystal. Bahagyang ngumiti si Cyrus, pagkatapos ay inabot at hinawakan ang maliit na ulo ni Crystal nang walang sinasabi. Matapos makitang napakalapit ni na Cyrus at Crystal. Ang mga mayayamang tao sa kanilang paligid ay likas na inggit, at palihim na bamantong hininga na si Peter ay talagang medyo mapanlin lang, at ipinakilala pa ang kanyang anak na babae kay Cyrus. Kung alam nila ang balita kanina, hindi sana sila ay makaligtaan ang gayong pagkakataon.
Nagalit si Andrew sa oras na ito. Bago siya na-miss ni na Martha at Margie, galit na siya. Sa oras na ito, sinaktan din ni Robert si Cyrus. Naramdaman ni Andrew na kung gusto niyang mapalapit kay Cyrus sa hinaharap, tiyak na mas mahirap kaysa sa pag-akyat sa langit. Pagkatapos ng maikling pakikipag-usap kay Crystal, lumingon si Cyrus kay Monica, at mahinang sinabi, "Sister Monica, sorry talaga, hindi ko sinabi sa iyo ang tunay kong pagkatao noon. Ayos lang, okay lang." Tumingin si Monica kay Cyrus at ngumiti ng mapait. Sa oras na ito, tila wala siyang ideya kung ano ang sasabihin. "Ate Monica, nabalitaan ko na ang kumpanya mo ay nagpapatakbo pa ng mga building materials projects, di ba?" Tumingin si Cyrus kay Monica at muling nagtanong. "Oo, anong meron?" Sagot ni Monica na medyo naguguluhan. "Bagaman ninakaw ko sa iyo ang subway project na ito, masisiguro kong kahit anong kumpanya ang makakuha ng proyekto sa huli, bibili ito ng mga materyales sa gusali mula sa iyong kumpanya." Diretsong sabi ni Cyrus. "Cyrus, nagsasabi ka ba ng totoo?" Matapos marinig ni Monica ang mga salitang ito, sumigaw siya sa sobrang excited na tono. Sa katunayan, walang pagkakataon si Monica na makuha ang subway project na ito. Kung tutuusin, hindi niya kayang harapin ang mga tao mula sa mga silver merchant. Ngunit kung talagang pumayag si Cyrus na bumili ng mga materyales sa gusali mula sa kanyang kumpanya, ito ay magiging isang magandang bagay para sa kanilang kumpanya. Sa ganitong paraan, hindi lamang mabubuo ang mga naunang pagkalugi, ngunit maaari ring kumita ng malaki ang kanilang kumpanya. Kabanata 948. "Hindi ko man lang pinansin. Cyrus, hindi mo ako niloloko ha?" Nakangiting tanong ni Monica kay Cyrus. "Siyempre hindi biro." Nakangiting sagot ni Cyrus, gusto lang niyang bumawi kay Monica. "Maraming salamat dito." Masayang sabi ni Monica. Hindi nagpatuloy si Cyrus sa pagsasalita, ngunit itinoon niya ang kanyang mga mata kay Cassandra at Andrea. Matapos malaman ni Andrea na nakatingin sa kanya si Cyrus, agad niyang ibinaba ang kanyang ulo. Dahil maraming beses na siyang nagkasala kay Cyrus noon, labis siyang nag-aalala sa paghihiganti ni Cyrus ngayon. Ngunit sa katunayan, hindi sinasadya ni Cyrus na bigyang pansin si Andrea. Ang ganitong uri ng babae ay hindi karapat-dapat sa pag-aaksaya ng oras ni Cyrus. Itinoon ni Cyrus ang kanyang mga mata kay Cassandra. Pinagmasdan ni Cassandra si Cyrus na nahulog kay Cyrus. Sa oras na ito, hindi mabilang na mga emosyon ang bumungad sa kanyang magagandang mata, may mga pagdududa at pagkalito, ngunit karamihan sa kanila ay gulat at panghihinayang. Nagulat siya kung bakit biglang naging Master de la Cruz si Cyrus. Nagsisi siya kung bakit hindi niya sinamantala ang pagkakataon at kung bakit hindi siya nagkaroon ng magandang relasyon kay Cyrus. Malapit na sana siya sa Water Tower para makuha muna ang buwan. Minsang nagkusa siyang ipahayag ang kanyang pagmamahal kay Cyrus, marahil ay makakasama niya si Cyrus, ngunit pinili niya si Michael. Kung ikukumpara kay Cyrus, si Michael ay tila isang langit at isang ilalim ng lupa. "Actually, I told you before that I am Master de la Cruz, but you take me as a joke. Tingin mo ba nakakatawa pa rin yung sinabi ko noon?" Mahinang tanong ni Cyrus kay Cassandra. Namula ang magandang mukha ni Cassandra, at napahiya siya sandali. "Sinabi ko na ang totoong taong nakakatawa ay hindi ako, ngunit ikaw, ngayon naiintindihan mo na." Tumingin si Cyrus kay Cassandra at nagpatuloy. "Cyrus, paano kung ikaw si Young Master de la Cruz?" Si Cassandra ay tila medyo ayaw sumigaw kay Cyrus. "Paano kaya iyon?" Ngumisi si Cyrus, at pagkatapos ay bumulong.
Kung alam ng tatay mo ang aking pagkakakilanlan, magsusumamo siya sa akin na payagan akong makasama ka, naniniwala ka ba? Ikaw. Isang bakas ng galit ang sumilay sa magagandang mata ni Cassandra. Pero huwag kang mag-alala, wala akong interes sa'yo. Matapos itong sabihin ni Cyrus, tumayo siya at tumakbo sa malayo. Bago si Cyrus ay hindi gustong ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan, nakaipon na siya ng maraming emosyon para kay Cassandra, at sa oras na ito ay nailabas ang kanyang emosyon. Tumingin si Cassandra sa likod ni Cyrus, at mayroon lamang walang katapusang pagsisisi sa kanyang puso. Sa oras na ito, naalala niya ang lahat ng nangyari noon at napagtanto kung gaano siya katanga at katawa-tawa. Bakit biglang naging Young Master de la Cruz si Cyrus? Di ba besurero lang siya? Cassandra, di ba sabi mo kilala mo siya? At gumaling si Andrea matapos makitang umalis si Cyrus, at mahinang tinanong si Cassandra. Si Cassandra ay nakaupo sa lugar na tulala at hindi nagsalita, dahil ang insidenteng ito ay tumama kay Cassandra ng husto. Cassandra, kailan mo sinabi sa iyo ni Cyrus na siya si Young Master de la Cruz? Bakit hindi mo sinabi sa amin? Matapos makita ni Andrea na hindi nagsalita si Cassandra, ipinagpatuloy niya ang pagtatanong kay Cassandra. Naisip ko lang na nagyayabang si Cyrus. Hindi ko inaasahan na totoo pala. Ngumiti ng mapait si Cassandra, tumingin kay Andrea at nagpaliwanag. Si Andrea ay mukhang walang magawa, hindi alam kung ano ang sasabihin. Napakabigat din ng atmosphere kina Robert, Michael, Sobol at iba pa. Nakita ng lahat ang hidwaan nina Robert at Cyrus noon, napakaraming tao ang natutuwa sa kasawian. Pakiramdam nila ay tiyak na hindi ito pababayaan ni Cyrus. Kay Robert. Hindi ko inaasahan na itong si Cyrus ay si Master de la Cruz. Hindi napigilan ni Carlo ang buntong hininga sa mahinang boses. Paano kung si Young Master de la Cruz iyon? Hindi ako naniniwala na may lakas siya ng loob na gawin sa akin. Hindi pa tapos ang usapin namin sa pagitan namin. Si Robert ay hindi nagpakita ng kahit kaytiting na pagkamahiyain para sa kapakanan ng mukha, ngunit sa halip ay sumigaw sa sobrang excited na tono. Ngunit sa katunayan, si Robert ay natatakot na at hindi alam kung ano ang gagawin ngayon. Ang pangatlo, itong Young Master de la Cruz ay hindi madali. Payo ko na huwag mo siyang guluhin. Si Carlo ay mukhang walang magawa pagkatapos marinig ang mga salita ni Robert, at hindi niya maiwasang humimok ng mahina. Kaya ang lahat ng mga bagay na ito ay lumipas na. Tinitigan ni Robert ang kanyang mga mata na parabang medyo hindi siya nasisiyahan. But what can you do? Anyway, I don't plan to intervene in this matter. If you don't listen to me, then I have nothing to do. I still have to take a step ahead. Nadama ni Carlo na kung magpapatuloy siya sa pakikialam sa mga bagay na ito, hindi siya magtatapos ng maayos, kaya pagkatapos sabihin ito, tumayo siya at umalis. Ikalawang kapatid. Matapos makita ni Robert na talagang umalis na si Carlo, tila nagmamadali siyang sumigaw. Ngayon lang, nagkaroon ng tiwala si Carlo kay Robert, ngunit ngayon ay natatakot na si Carlo, kaya wala siyang lakas ng loob. Mister. Yao, tinawag ka ng master para lumapit. Sa sandaling ito, isang medyo may edad na lalaki ang lumapit kay Robert at mahinang nagsalita. Napatulala si Robert nang marinig niya ito. Alam niya na malamang alam ni Andrew ang nangyayari, at hahanapin niya ito para tanungin ang kasalanan niya. Ngunit sa oras na ito, napakaraming tao ang nanonood. Kaya't tumayo si Robert at sinundan ang nasa katanghali ang gulang na lalaki pagkatapos mag-alinlangan ng 2 segundo. Nang makita ni Michael si Robert na umalis, huminga siya ng malalim at tinanong si Sobol sa mahinang boses, may problema ba kay Robert?
Siguradong hindi pa kakawalan ni Cyrus si Robert. Ngunit sa tingin ko si Robert ay anak ni Andrew kahit na ano, at hindi dapat ratuhin ni Cyrus si Robert. Walang ekspresyong sinuri ni Sobol. Ayos lang si Robert, maghihiganti ba si Cyrus sa ating dalawa? Patuloy na tanong ni Michael. Hindi naman dapat. Kung gusto ni Cyrus na maghiganti sa ating dalawa, pwede siyang maghiganti noon, pero hindi pa siya nakabaril. Umiling si Sobol, pagkatapos ay idinagdag. Si Cyrus ay malamang na hindi namin kinuha ang dalawa sa kanyang mga mata mula sa simula. Nang marinig ang mga salita ni Sobol, hindi napigilan ni Michael na magpakawala ng isang mapait na ngiti, pagkatapos ay dahan-dahang tumayo at sinabing, "Dahil hindi tayo sineseryoso ni Cyrus, bakit tayong dalawa pa ang nananatili rito? Bilisin mo. Oras na para umalis. Cyrus, balang araw malalampasan kita." Huminga ng malalim si Sobol, pagkatapos ay tumayo at sinundan si Michael. Sa kabilang banda, pagkatapos na dalhin si Robert ng nasa katanghali ang gulang na lalaki, diretso siyang sumakay sa elevator papunta sa pinakamataas na palapag ng hotel. Sa oras na ito, si Robert ay kinakabahan pa rin, dahil hindi niya alam kung ano ang susunod na naghihintay sa kanya, at hindi niya alam kung paano binalak ni Cyrus na haharapin siya. Kabanata 149. Walang balita. Sinundan ni Robert ang nasa katanghali ang gulang na lalaki upang diretsyong sumakay sa elevator papunta sa itaas na palapag. Sa oras na ito, walang gaanong tao sa itaas na palapag, tanging sina Cyrus, Jonathan, Thomas, Andrew at iba pa. Inalis ng mga taong ito ang anumang pag-iral na maaaring manginig sa lungsod ng Solbury, at ang lahat ng mga taong ito ay nakatayo sa tabi ni Cyrus. Si Cyrus lang ang nakaupo sa sofa. Makikita ito mula sa puntong ito. Gaano kakilakilabot ang pagkakakilanlan ni Cyrus. Kung titingnan ang buong lungsod ng Solbury, walang ganoong tao na may kakayahang gumawa ng napakaraming bigwig na kusang iyuko ang kanilang mga ulo. Nakita ni Robert ang napakapangit na ekspresyon sa mukha ni Andrew sa oras na ito. Alam din niya sa kanyang puso na ang mga bagay na ito ay maaaring hindi kasing simple ng iniisip niya. Pagkatapos mag-alinlangan ng 2 segundo, pumunta siya sa gilid ni Andrew, at pagkatapos ay tinanong si Andrew sa mahinang boses. "Tay, ano pong problema kung bakit niyo po ako pinatawag dito? Hindi ba kasalanan mo, Young Master De La Cruz?" Kinagat ni Andrew ang kanyang mga ngipin at nagtanong sa mahinang boses. "Ako, hindi ko alam na siya si Young Master De La Cruz." Alam ni Robert na nalaman na ni Andrew ang katotohanan ng bagay na iyon, kaya natural na hindi siya umimik. Nakuha. Hindi man lang gustong isipin ni Andrew. Sinampal niya ang mukha ni Robert ng isang sampal, at pagkatapos ay tinitigan si Robert at sumigaw, "Naiinip ka ba? Kahit ang isang tulad ni Master De La Cruz ay nangangahas na manakit, ikaw ba? Record ng death, alam mo ba yun?" Matapos matanggap ni Robert ang sampal ni Andrew, galit na galit ang ekspresyon sa kanyang mukha, nagngangalit siya at tumayo roon habang nakatingin kay Cyrus, ngunit hindi niya sinasadyang lumaban. Sa oras na ito, napagtanto ni Robert ang kabigatan ng problema. "Anong ginagawa mo pa dito? Dalhin mo kay Young Master De La Cruz para humingi ng tawad." Matapos makita ni Andrew si Robert na nakatayo doon na hindi gumagalaw, sumigaw siya ng may labis na galit na ekspresyon. Pagkatapos mag-alinlangan sandali ni Robert, dahan-dahan siyang naglakad sa harap ni Cyrus, at pagkatapos ay sinabi sa mahinang boses, "Cyrus, mali ako sa nangyari kanina, pasensya na." Dahan-dahang itinaas ni Cyrus ang kanyang ulo at sumulyap kay Robert, pagkatapos ay blankong sinabi, "Gusto mo pa ba akong labanan ng isa-isa ngayon? Gusto mo pa ba akong harapin? Ako." Tumingin si Robert kay Cyrus saglit at hindi alam kung paano sisigawan.
Lumuhad ka at humingi ng tawad kay Young Master De La Cruz. Sa sandaling ito, muling sinigawan ni Andrew si Robert. Agad na napatulala si Robert matapos marinig ang mga salita ni Andrew, at mabilis na inikat ang ulo para tingnan si Andrew, na parang hindi niya lubos na naiintindihan ang ibig sabihin ni Andrew. Tinanong kita na lumuhad at humingi ng tawad kay Young Master De La Cruz, hindi mo ba ako narinig? Matapos makita ang hindi pagtugon ni Robert, patuloy na sumigaw si Andrew habang nakadilat ang mga mata. Bakit ako luluhod at hihingi ng tawad sa kanya? Ngayon lang ako humingi ng tawad. Nadama ni Robert na ang kanyang paghingi ng tawad ay isang malaking konsesyon, ngunit kung hihilingin sa kanya na lumuhad at humingi ng tawad, hindi niya ito magagawa. Hinihiling ko sa iyo na lumuhad. Pagkatapos ay bilisan mo at lumuhad para sa akin. Hindi gaanong makontrol ni Andrew ngayon. Kahit nabigyan siya ng 10,000 lakas ng loob, hindi siya mangangahas na saktan si Cyrus, kaya itinaas niya ang kanyang paa at sinipa si Robert ng direkta sa likod. Bang! Nawala ang sentro ng grabidad ni Robert at direktang lumuhad sa lupa. Si Cyrus, sa kabilang banda, ay umupo sa sofa at kalmadong tumingin kay Robert sa kanyang harapan. Humingi ng tawad. Galit na sigaw ni Andrew habang nakadilat ang mga mata. Tiningnan ni Robert si Cyrus na may napakakomplikadong mga mata. Dahil hindi niya akalain na balang araw ay luluhod siya sa harap ng isang taong tulad ni Cyrus, na naging dahilan upang ang kanyang pagpapahalaga sa sarili ay dumanas ng napakalakas na suntok. Ngunit ganito na ang kaso. Alam ni Robert na kahit ang kanyang sariling ama ay hindi maglalakas loob na saktan ang isang tulad ni Cyrus. Kung patuloy niyang sasaktan si Cyrus, tiyak na mamamatay siya. Sorry. Kinagat ni Robert ang kanyang mga ngipin at sinigawan si Cyrus na may sobrang excited na ekspresyon. Simula ngayon, ayaw na kitang makita ulit, intindihin mo ang ibig kong sabihin. Ayaw ni Cyrus na mag-aksaya ng oras sa isang tulad ni Robert, kaya direktang kinausap niya si Robert. Ay, naiintindihan ko. Huminga ng malalim si Robert at tumango kay Cyrus. Labas. Marahang iwinagayway ni Cyrus ang kanyang kamay. Nakahinga si Andrew nang marinig niya ang mga salita ni Cyrus. Kung tutuusin, napakaganda na ng resultang ito para sa kanya, kaya hindi na siya nagdalawang isip pa, mabilis siyang nagpasalamat kay Cyrus, at pagkatapos ay kinaladkad si Robert palayo. Tahimik na nakaupo si Cyrus sa sofa at tumingin sa likod ni Robert. Ngumiti siya nang walang magawa. Pagkatapos ay lumingon para tingnan ang posisyon ni Jonathan, at mahinang nagtanong, sa tingin mo ba ay hindi pa nakatanggap ng balita ang mga tao doon sa Silver Merchant? Dapat nakatanggap na ng balita. Total ang laki ng reception na to, dapat napansin nila. Sagot ni Jonathan. Kunin mo lang ang balita. Bahagyang tumango si Cyrus, pagkatapos ay tumingin kay Jonathan at nagpatuloy sa pagtatanong, may balita ba mula sa nobya ko? Nagamit ko na ang lahat ng kontak na magagamit ko, ngunit hindi ko pa rin nahanap si Miss Suarez. Sa tingin ko ay hindi dapat nasa panganib ngayon si Miss Suarez, dahil walang pagpatay sa posisyon ni Miss Suarez. Tumingin si Jonathan kay Cyrus at sinabi, tawag. Huminga ng malalim si Cyrus, ang ekspresyon sa kanyang mukha ay tila medyo marangal. Napakalinaw pa rin ni Cyrus tungkol sa personal na network ni Jonathan. Dahil kahit si Jonathan ay hindi nag-imbestiga sa kinaroroonan ni Margo. Nangangahulugan ito na ang pagkawala ni Margo ay ganap na walang kinalaman sa pilak na mga ngalakal, kung hindi, hindi maaaring imbestigahan ni Jonathan ang lahat. Ipapasa sa iyo ang usapin ng reception. Kung may balita sa fiancé ko, aabisuhan mo ako sa lalong madaling panahon. Sa oras na ito. Wala na ang isip ni Cyrus sa pagtanggap na ito, kaya nang marinig niyang wala pa ring balita tungkol kay Margo, natural na lumala ang kanyang kalooban,
at tumayo siya at naghanda na umalis. Master De La Cruz, babawi ako sayo. Mabilis na sinabi ni Thomas kay Cyrus. No need, dito ka rin magstay para asikasuhin ang mga bisita sa reception. Direktang iwinagayway ni Cyrus ang kanyang kamay at tumanggi. Ayos ito. Bahagyang tumango si Thomas at hindi umalis kasama si Cyrus. At umalis si Cyrus sa hotel sa elevator mag-isa. Pero kalalabas lang ni Cyrus sa hotel nang makita niya ang isang itim na Mercedes-Benz na nagmamaneho patungo sa kanyang pwesto. Nang makita ni Cyrus ang Mercedes-Benz, isang bakas ng pagdududa ang sumilay sa kanyang mga mata. Maya-maya ay huminto ang Mercedes-Benz sa harap ni Cyrus. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang lumabas sa kotse at magalang na nagsabi kay Cyrus, "Young Master De La Cruz, hello." Tiningnan ni Cyrus ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa kanyang harapan. Ang kanyang mga mata ay napakapuyat, dahil hindi niya kilala ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito. Kabanata 450. Fantasy Club. Tiningnan ni Cyrus ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na tumatakbo palapit sa kanya, at ang ekspresyon ng kanyang mukha ay napakapuyat pa rin. Tutal, inihayag lang ni Cyrus ang kanyang pagkakakilanlan sa harap ng napakaraming tao ngayon. Talaga, ang itaas na bilog ng Solbury alam ng city ang tungkol kay Cyrus. Identity, kung gusto ng kabilang partido na maghiganti sa kanya, o gusto siyang kidnapin, magiging problema ito. Sa oras na ito, hindi nang ahas si Cyrus na kumilos ng padalos-dalos, at pinagmamasdan niya ang bawat galaw ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Kung gagawa ng anumang hakbang ang kabilang partido, masisiguro ni Cyrus na tutugan siya sa lalong madaling panahon. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali na pagmasdan, nalaman ni Cyrus na ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay hindi dapat maging masamang tao. Dahil ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay kumilos ng natural sa proseso ng paglapit kay Cyrus, at walang ibang katulong sa likod ng gitna may edad na, siya ay nag-iisa dumating mag-isa. Kaya medyo nag-relax si Cyrus. Pagkaraan ng ilang segundo, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay lumapit kay Cyrus, at nagtanong sa napakagalang na tono, "Excuse me, ikaw dapat si Cyrus, Master De La Cruz, tama ba?" "Ako ito, sino ka?" Malumanay na sagot ni Cyrus. "Master De La Cruz, ang pangalan ko ay Gabriel, at ako ang chairman ng aming Solbury Jow Group." Nakangiting paliwanag ng medyo may edad na Jow siya. Matapos marinig ang pangalang ito, kumislap ang mga mata ni Cyrus na may pagdududa, hindi pa niya narinig ang pangalang ito. "Young Master De La Cruz, hindi mahalaga kung hindi mo ako kilala, ngunit malamang narinig mo na ang pangalan ni Miss Rachel Hua." Si Gabriel ay natural pa rin kumilo sa harap ng reaksyon ni Cyrus, at nakangiting sinabi, "Rachel." Isang bakas ng pagkabigla ang sumilay sa puso ni Cyrus. Bagamat inasahan ni na Cyrus at Jonathan na pagkatapos ng pagtanggap, tiyak na sisigat kaagad ang mga mangangalakal na pilak. Tutal, wala nang masyadong oras bago magsimula ang bidding, kaya hindi nang ahas si Rachel na magantala. Ngunit hindi akalain ni Cyrus na ang mga galaw ni Rachel ay magiging napakabilis, ang pulong sa kanyang panig ay katatapos lang, at si Rachel ay nilapitan na. Pagkatapos mag-alinlangan sandali, tiningnan ni Cyrus si Gabriel pataas at pababa, at pagkatapos ay mahinang nagtanong, "May kinalaman ka ba sa akin?" "Master De La Cruz, gusto kang makilala ni Miss Rachel, may oras ka ba ngayon?" Sagot ni Gabriel. Nag-alinlangan si Cyrus ng 2 segundo, pagkatapos ay bahagyang tumango at sinabing, "May oras. Kung ganoon ay pumunta ka rito." Nakita ni Gabriel na pumayag si Cyrus na bumaba at nagkusa na manguna, at dinala si Cyrus sa pintuan ng isang Mercedes-Benz.
Hindi rin nagsalita si Cyrus, at dirdiretsyong naglakad papasok sa Mercedes-Benz. Pagkasakay sa kotse. Pinaandar ng driver ang kotse at nagmaneho sa harap, habang si Gabriel ay nakaupo sa co-pilot seat at hindi umimik mula simula hanggang dulo, at si Cyrus ay nakaupo mag-isa sa likod na hanay. Noong una ay binalak ni Cyrus na tawagan si Jonathan upang pag-usapan ang tungkol sa sitwasyon sa kanyang panic. Ngunit pagkatapos mag-isip tungkol dito, naramdaman niyang hindi siya dapat nasa anumang panganib. Kung gusto ni Rachel na harapin ang kanyang sarili, maaari niyang harapin ito ng direkta, hindi na kailangang maglaan ng ganoong kalaking bagay. NG bilog. At mukhang hindi makatwiran para sa kanila na ipaalam ito kay Jonathan, kaya hindi na tumawag si Cyrus sa huli. Naramdaman ni Cyrus na dahil nahanap siya ni Rachel na nagmamadali, nangangahulugan ito na si Rachel ay dapat nabalisa. Sa kasong ito, dapat siyang manguna kapag nakipag-usap kay Rachel ng ilang sandali. Makalipas ang halos 10 minuto, huminto ang Mercedes-Benz sa harap ng isang clubhouse. Fantasy Club. Napapikit si Cyrus sa plate ng clubhouse at mahinang bomulong. Sikat na sikat pa rin ang club na ito sa Solbury City. Kahit hindi nagmana ng mana si Cyrus, narinig na niya ang pangalan ng club na ito. Marami raw mayayamang tao sa Solbury City, lalo na ang mga lalaki, ang gustong pumunta sa club na ito para maglaro. Young Master De La Cruz, mangyaring pumasok sa loob. Pagkababa ng sasakyan, nagkusa si Gabriel na buksan ang pinto ng kotse para kay Cyrus, at pagkatapos ay mahinang sinabi kay Cyrus. Lumabas si Cyrus sa kotse at sinundan si Gabriel sa clubhouse. Ang mga estilo ng arkitektura sa clubhouse ay itinayo lahat alinsunod sa estilo ng arkitektura ng sinaunang palasyo, na nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam na sila ay direktang naglakbay sa sinaunang panahon. Nangungunang mga atraksyong panturista. Ngunit alam ni Cyrus na ang mga taong pumupunta sa lugar na ito ay hindi pumupunta para tingnan ang tanawin. Young Master De La Cruz, doon ka nagsagawa ng reception ngayon, kaya mahigit kalahati ng mga bisita ang nasa clubhouse. Kung normal lang, marami pa ring bisita. Nakangiting sabi ni Gabriel kay Cyrus. Matagal ko nang narinig ang tungkol sa sikat na club. Malumanay na sagot ni Cyrus. Haha. Bahagyang ngumiti si Gabriel at nagpatuloy sa paglalakad sa harapan ko. Habang nasa daan, nakita ni Cyrus ang maraming sexing waiter na napakahusay sa katawan, ugali at hitsura. Ang mga waiter na ito ay nakasuot ng hindi pangkaraniwang kaakit-akit na mga damit. Kung may kukunin man sila, maaaring sila ay mga Diyos level na pag-iral. At saka, Chen nalaman din ni Mo na habang papasok siya sa loob, mas lalong naggagandahan ang mga babae. Mas nakakaakit ang kalidad, at hindi napigilan ni Cyrus na tumingin ng ilang beses. Naintindihan din ni Cyrus kung bakit sikat na sikat ang fantasy club na ito. Pagkalipas ng ilang minuto, sinundan ni Cyrus si Gabriel sa pintuan ng isang kahon. Master De La Cruz, hinihintay ka na ni Miss Rachel sa kahon, pakipasok. Biglang huminto si Gabriel at mahinang sinabi kay Cyrus. Matapos marinig ni Cyrus ang mga salita ni Gabriel, ang ekspresyon ng kanyang mukha ay tila nag-aalinlangan. Kung tutuusin, hindi niya alam kung ano ang mangyayari kung siya ay pumasok sa kahon. Ngunit naramdaman ni Cyrus na lumapit na siya. Kung hindi siya papasok ngayon, sobrang nakakahiya, kaya pagkatapos huminga ng malalim, pinili ni Cyrus na humakbang sa kahon. Matapos ipasok ang kahon, nakita ni Cyrus na may isang babae sa kahon, isang napakagandang babae. Ang babae ay may kaakit-akit na hitsura. Isang maislan na mukha na may mga buto ng melon. Isang pares ng magagandang mata na pinahirin ng light eyeshadow. Nakasuot ng itim na masikip na maikling palda,
balingkinitan na patas at tuwid na mga binti na may itim na medyas sa itaas, nakatapak sa kanyang mga paa. Isang pares ng sapatos na may mataas na takong. Ang buong tao ay mukhang sexy na may pahiwatig ng kapaligiran, na nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam na medyo katulad ng babaeng bituin na si Patricia sa industriya ng entertainment. At si Rachel ay nakaupo sa harap ng mesa habang nakatingin sa laptop na nasa harapan niya, na may napakaseryosong ekspresyon sa kanyang mukha, na parang hindi niya namalaya na pumasok si Cyrus. Miss Rachel, nandito na si Young Master de la Cruz. Matapos mag-alinlangan ng ilang sandali, si Gabriel sa labas ng pinto ay marahang pinaalalahanan si Rachel. Matapos marinig ang mga salita ni Gabriel, dahan-dahang itinaas ni Rachel ang kanyang ulo at sumulyap kay Cyrus, pagkatapos ay tumayo at sinabi kay Cyrus ng nakangiti, "Young Master de la Cruz, hello."